Magandang magandang gabi po sa inyong lahat dyan. JA1 Musapa. Good evening po. Yun, tayo po ay live from JA1 Bordobay. And this is your pastor tonight that will be sharing the Word of God ngayong gabi sa inyong pong lahat dyan sa JA1 Musapa. Pastor Roel Idio po from JA1 Bordobay. At it is a great privilege na makapag-share po sa inyo ngayong gabi at makasama kayo sa panalangin. Yon at nako, tingnan ko nga muna kung sino bang naka-tune in sa ating ngayong gabi. Hallelujah. Hallelujah. Siya, sandali lang po at tinitingnan ko lang po ah. Asan ba 'yon? Live na ba tayo, bro? Hallelujah. Hindi ko po nakikita pa ang live natin. Hallelujah. JA1 Musapa. Sana po tayo. Yon. 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 Hallelujah. Good evening po. Yon. At batiin lang po natin yung ating mga kasama ngayong gabi. Naka-tune in. Yon. Nika Pitali Juan. Magandang magandang gabi po. Manilin Bundok Andales. Pastor Gio Josmilio at Joel Melancolico. Yon. Dario Aquino. Yon, magandang gabi po sa inyong lahat diyan. Yon. I'm really honored by the excited po. Sino pong excited ngayong gabi? Yon. Yeah. Hallelujah. Let me just turn this off. Hallelujah. Sige po, tayo pwede na po talaga po, pwede na po siguro tayo mag-start na po. Ayun. At samahan niyo nga po ako sa maikling panalangin. Let us bow our heads and close our eyes and then let us invite the presence of the Lord in our midst. Hallelujah. Yes, Father God, we thank you for this wonderful day of God. Sa gabi pong ito, salamat po Lord at binigyan mo po kami ng kalakasan. Lord, salamat po sa pag-iingat sa amin sa maghapon, Lord. We ask, O God, for your forgiveness, Lord, kung mayroong kaming nasabi, naisip, nagawa, na hindi naging kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. We ask, Lord, for your forgiveness. And cleanse us by the blood of your Son, Jesus Christ. Cover us with the robe of righteousness of your Son, O God, upang maging karapat-dapat kami, Lord, sa iyong banal na harapan ngayong gabi, Lord. We pray, Father God, sa bawat isa na nanonood ngayong gabi, that your anointing will flow, your presence, Lord, ay maramdaman ng bawat isa na nanonood ngayong gabi. We pray, Father God, that you would minister to each and every one, Lord. Anuman yung pangangailangan namin, Lord, ikaw ang magbibigay nito, Lord. Sasagot nito, Lord, in Jesus' name. Salamat po, O Diyos. In Jesus' mighty name, amen and amen. Palakpakan po nga natin si Lord. Yung matinding palakpak para sa Lord. Yung para sa Lord po. Hindi para sa artista o basketball player. Ang pinapalakpakan po natin ay ang Diyos. Hari ng mga hari. Diyos na mga Diyos. Hallelujah. 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 Yun, as I said earlier, it is really an honor, a privilege to share with you yung salita ng Lord po. At sa gabi pong ito, I'm sure ito po ay nabasa na ninyo, no? And you might have heard this verse as well for sa mga ibang tao. O sa mga ibang pastor, you have read this sa Bible, at nadinig nyo na yung mensaheng ito. But then, alam nyo po ba, ako po'y excited mag-share ng salita ng Lord because I have prepared something para sa inyo po. O nung sinabihan po ako ni Pastor Gio, I really prepared. But this morning, tapos ko na po yung aking isi-share sa inyo the other day. But this morning, sabi po ni Lord, anak, ito ang iparinig mo sa kanila. Itong mensaheng ito. So ito po ay talagang para sa inyo po ito.
para sa inyo po lahat na nanonood. If you are tuned in or you are watching right now, this message is for you. Yon. Sabihin mo, i-type mo doon sa comment box, this message is for me. Yon. Sa comment box po, ilagay po na, this message is for me. Amen. Yon. Sige po, i-type nyo lang doon anytime. Type nyo po, this message is for me. Yon. Hallelujah. Yon. At I was actually hesitant to share this because it's a very common verse. And it is somewhat personal for me. Yung verse po na ito ay medyo personal sa akin because, you know, I've been through a lot these couple of months. And yun nga, yung my wife died last March 11, and ito po yung aking pinanghawakan. And I felt na parang ako po ay somewhat lost. Eh, alam nyo na, ako po nag-alaga, inalagaan ko po ang asawa ko for like, three months lang, pero I really spent a lot of time with her dahil nga sa karamdaman niya. And yun nga po ay, and this word, nung siya po inawala, kinuha na ni Lord, ay ito po yung word na talagang it brought me to where I am, na kahit ano pa ang kalagayan, ano ang pinagdadaanan, ito po yung salita na talagang pinanghawakan ko. Yung verse po na ito, as I said, is very personal. Ang nakasulat po ito sa Psalms chapter 119 verse 105. Yun, alam nyo na. Yun po yung kaya ang pamagat po ng ating ng mensahe ng Lord sa inyong buhay ay Thy Word, ang kanyang salita. Kinuha ko po ito sa King James Version. Ang sabi po doon, Thy Word is a lamp unto my feet and the light unto my path. I have shared this a couple of times already sa aking Bible study, at I wanted to share it with you. Yun. Hindi po ganito ka, ano, medyo excited talaga ako. Yun. Pero bago po tayo magpatuloy, let us sing a song. Awitan po natin ng Lord. No? In the same awit, pamagat ng awiting ito, ay awitan natin sa Lord. No? Ang ito po, I believe, alam nyo rin ito. Yung Thy Word na inawit po ni, pangalan nito, si Amy Grant. Sabi po doon, Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. When I feel a prey, think I've lost my way, still you're there right beside me. Nothing will I fear as long as you are near. Please be near to the end. The lamp unto my feet and the light unto my path. Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. I will not forget your love for me, and yet my heart forever is wandering. Jesus, be my guide and hold me to your side. I will love you.
Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. For the last time po. Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. You're the light unto my path. You're the light unto my path. Yes, Lord. You're the light unto our path, O God. Though, Lord, kahit pa magka, Lord, magka dapa-dapa, Lord, kami along the way, Lord, still, naandyan ang iyong salita, naandyan ka palagi upang kami ay patuloy na ibangon, patuloy kaming hawakan at itayo, Lord. Salamat po, O Diyos, sa iyong salita. Madakila ang iyong dakilang pangalan, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Iyon po. Hallelujah. Hallelujah. Sabi po doon sa ating binasa, no? Thy word is the lamp unto your feet and the light unto our path. Yun. Sino po ang memorize ito? O ginawang memory verse, itong verse po na ito? Yun. Ako po, this is a very simple verse actually for us to meditate. Madali pong pagnilay-nilayan ito, no? Ang salita po ng Diyos ay parang ilaw sa ating paa at tanglaw sa ating daanan. Yung po ang sa Tagalog, ano? But have you thought, o pinag-isipan, iniisip po ba natin? Sabi kasi doon, thy word is a lamp unto my feet. Po kasi mahilig magtanong. Pag minsan, pag hindi ko maintindihan ang kanyang salita, tinatanong ko talaga si Lord, Lord, bakit gano'n? Why did you say these things? Bakit mo sinabi yon? Yung po ang ginagawa ko. I ask the Lord, and I ask for wisdom, no, para malaman ko ano bang gusto niyang sabihin sa akin. No, why do we need a lamp unto our feet? Bakit ba kaya kailangan ilawan ang ating mga paa? Have you thought of that? Ang sabi po ha, lamp. Lamp unto our feet. Lampara. Alam niyo po yung lampara? Parang gasera. Sino po ang nakakita noon o nakaalala pa nung gasera? No? Why do we need a lamp unto our feet? Sige po, ilagay niyo po doon sa comment box natin. Ilagay niyo po yung, why do you think the Lord says, His word is the lamp unto our feet? No? Sige po, ilagay po natin. Sagot, sino pong gustong sumagot? May sasagot ba? Amen lang ang sinagot ni Brother Bon. Kainaman. So, nung natanong ko po ito kay Lord, ang sabi po niya, the lamp shows, no? Unang-una, God wants to expose who we are. Gusto niya ipakita kung sino. Gusto niya makita natin kung sino tayo. Alam niyo kung bakit? Kasi God has planned a journey for us. May journey na sinet ang Lord sa atin. But we will not be able, ang sabi po ni Lord, we will not be able to go through that journey if you don't know where you are. Hindi mo malalaman kung paano ka pupunta doon. Sa lugar na yon, ng kanyang sinet, yung plano niya, kung hindi mo alam kung nasaan ka at sino ka. No? The first thing that we should have or we should know is who we are. Lalo na in reference to who God is. And then, doon mo lang maintindihan kung sino ang Diyos. Kung nalaman mo kung sino ka sa Kanya in reference to God. Kailangan ilawan mo ang mga paa mo, makikita mo kung saan ka natatayo at sino ka. Ano po?
Sabi po doon sa Isaiah 29:18, in that day shall the deaf hear the words of the book, and the eyes of the blind shall see out of obscurity and out of darkness. So ang salita po ng Lord ay nagpapakita kung sino tayo, nagbubukas ng ating mga mata kung ano tayo. Diba? Kung hindi mo na-realize kung sino ka noon, you will not accept Jesus Christ eh. This is what happened actually to me. I was a, masyado po akong mayabang. Ito po yun. Noon pong panahon na ako hindi pa nakakilala, I have thought of myself as I'm a very arrogant man. A prideful man. So, I didn't see that. I didn't know that I was like that. Hindi ko po alam na ako po'y ganon. It is because of my, pinag-aralan. Hindi po ako nakatapos ng college. So, totoo lang po. But very arrogant po ako, very prideful because I have a mentor who sent me sa Australia to study. So, ang tingin ko sa sarili ko, mataas ang pinag-aralan. Although, yun yan, nakapag-aral kasi ako sa ibang bansa. So, that's why ganun po yung akin naging attitude. So, I thought of myself as, talagang napakayabang ko. I didn't know that. And most of us are like that. Diba? Para tayong isda. Anong ibig sabihin doon? Para tayong isda na hindi natin alam na sa tubig pala tayo. Ganun po ang kalagayan natin noon. We didn't know that what we are doing or what we are is despicable. Alam mo yun? Na ang ating po palang pagkatao, na tayo po pala ay makasalanan, di ba? Parang everything that we are doing during that time, nung panahon na hindi pa tayo nakakilala, na hindi pa niliwanagan ng Lord, hindi pa in-expose ng Diyos ang ating kalalagayan, ang tingin natin sa sarili, parang mabuti na tayo. Okay na tayo eh. Wala naman tayo inaargabyado, di ba? Di ba? Okay na tayo eh. So, ganun yung tingin natin. Pero kapatid, ang salita po ng Diyos ang nag-i-expose sa atin kung sino tayo. Kaya po iniilawan, the word is the lamp unto our feet. Kailangan pong ma-expose muna ang kung sino ang tunay na pagkatao natin, anong tunay na pagkatao natin. Because when you realize that you have that realization in yourself, dahil nakita mo kung sino ka, that's the only time that you will ask, I need a help. I need somebody's help. I cannot save myself. So, sinong magliligtas sa akin? Because of this situation that I am in. Nakasulat po doon sa Ephesians chapter 5, verse 13, but all things that are exposed are made manifest by the light. Kaya po nga, ganun ang nangyayari. Ini-expose ng salita ng Diyos, ng light o ng lamp, and to our feet, who we are. What we are. Yung tunay nating pagkatao, nakikita mo na ngayon. Kagrabe yung ginagawa mong kasalanan. Dati hindi mo nare-realize na kasalanan pala yun. Nag-i-enjoy ka kasi, di ba? So, ang sabi po doon sa Luke chapter 1, verse 79, to give light to those who sit in darkness and the shadow of death, to guide our feet into the way of peace. Yung pala yun. Yung po palang liwanag ay nagbibigay ng way out para magkaroon tayo ng kapayapaan. It guides us, our feet, papunta sa kapayapaan. Bakit? Kanina ba ako nakapag-away? Kaaway mo ang Lord. Before you are, rebelde ka, isa kang rebelde sa Diyos. Yung salita niya, yung word niya, in-expose ka, it reconciles us. It points us to the way of reconciliation to the Lord. Yun po yun. Kaya kailangan may ilaw. It expose who we are, what we are. Where we are. Kung nasaan tayo. Kasi kung hindi mo alam kung nasaan ka, you cannot go anywhere else. Parang GPS lang pa lang po yan. Parang GPS lang. Alam niyo pong bakit? Kasi sa GPS, you have to set kung nasaan ka eh. Diba? You have to set first
kung saan ka naroon before you can go, you can find direction. Ganun po 'yon. Di po ba? Otherwise, kung wala kang point kung saan ka, nasaan, yung current location mo, hindi mo alam, hindi ka makakapunta kung saan mo ka pupuntahan. Di ba? But the word is the lamp unto our feet. Because it shows us where we are. Who we are, it exposes. Sino ba tayo? Yun po yun. That's why, salita po ng Lord, is the lamp unto our feet. And when we realize that, hindi lang po yung parang, okay, we have a realization at yes, this is me. And then, you have accepted Jesus Christ. No? After you have made that realization and you accepted Jesus Christ, you put on the gospel shoes. You put it on. So, ikaw ngayon ay buhay na patotoo. Ikaw na ngayon naglalakad, you will be able to put on, kaya iilawan mo pa para maisuot mo yung gospel shoes. Isusuot mo ngayon ang gospel shoes, di ba? Gospel shoes. Di ba? Ang sabi nga nila ay gospel of peace. Yun. Kaya ganun po yung wordings doon. Kasi ito, magkakaroon ka ng, ito po yung nagbibigay ng tunay na kapayapaan, peace that surpasses knowledge and understanding. Yan po yung mga kapatid. No? Tingnan niyo po ha. And then, saka pa lang po pwedeng mag-move. Saka pa lang po pwedeng you move on the next level, which is a light unto my path. Doon po pa lang, mararamdaman mo ngayon na ang salita rin ng Diyos is a light unto my path. Makita mo ngayon ang liwanag. Where are you going? Yung path mo parang it lighted. No? Sa Isaiah chapter 42 verse 16 po, ang sabi, I will bring the blind by a way they did not know. Makikita mo ngayon yung liwanag, yung way, yung daan na hindi mo nalalaman. I will lead them in paths they have not known. Hindi mo alam na mayroon palang daan na ganon. Kasi ang alam mong daan before is the way of the world, di ba? And God has said, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, di ba? Ngayon, meron ka ng ibang daan. Alam, ibang paraan. Dati ang paraan mo ay mangungupit na lang ako. Diba? Ngayon, we hold on to God's promise. I will make darkness light before them and crooked places straight. These things I will do for them and not forsake them. Kita niyo po ang pangako ng Diyos. Isaiah 42:16 po yan. We have not heard about this verse before. Ito po yung pangako niya. Doon sa mga tao that rely on His Word, on the light unto our path. Ito po yung sinasabi ng Diyos. Kahit pa yung daan mo dati ay balu-baluktot, kapatid, He will make it straight. Kahit yung tinatahak mo dati ay pa ano-ano ka, alam mo yung feeling mo ay pa gewang-gewang ka, ang gagawin ng Diyos, itutuwid niya yan. He will make it straight, kapatid. Sabi niya, these things I will do for them and not forsake them. Imagine niyo yung pangako ng Diyos na yan. Hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan, kapatid. Hinding-hindi kanya pababayaan. No? Kapatid, ang sabi po doon sa Psalms 119 din. Tingnan niyo po doon sa bandang baba. 130, 105 yung binasa natin. Thy word is the lamp unto my feet and the light unto our path. Tingnan nyo po sa may bandang baba, 130. Ang sabi po, the unfolding of your words gives light. It imparts understanding to the simple. Tingnan nyo po ha. Before, hindi mo maintindihan ang Biblia. Kabasa ka ng basa. Bakit ganito? Hindi mo maintindihan. But now, it becomes simple. No? It's like, you have this, bibigyan ka ng Lord ng wisdom. Parang yung salita ng Diyos ay bubukas sa yung ganon. Parang, ang dali mo maintindihan. Eh, di ba?
And it's real, ma-amaze ka doon sa nabasa mo. Dati, kahit pa 100 beses binasa, hindi mo maintindihan talaga eh. It becomes simple for us to understand the Word of God. And ang important, ang matindi po doon, naunawaan mo. Naunawaan mo. Iba po yung nabasa eh, sa naunawaan. Diba? Most of the time, we read the Bible and yet we do not understand it. Kulang tayo ng comprehension. But this time, when you read it, you understand it. No? Pumapasok. Pasok. Pasok sa banga. Diba? Ah, kapatid, sapagkat ang salita po ng Diyos, ito po, tandaan po natin, Hebrews chapter 4, verse 12, for the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword. Mas matalim sa tabak na magkabilay talim. Piercing even to the division of soul and spirit and of joints and marrows. And is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Diba? Ganon katindi ang salita ng Diyos. Heaven and earth will fade away, but His words will remain. No? Ito pong salita ng Diyos ay mas matalim. Mas matalim sa kahit anong tabak na magkabilay talim. At kaya nga po doon sa Acts chapter 2, verse 37, ang sabi po doon, now when they heard this, they were cut to the heart. Kaya mga tao po na nakakarinig talaga, faith comes from hearing the word of God, nakarinig. Kapatid, iparinig mo sa iba. I-share mo ito. Kaya importante, that's why we are encouraging everyone to share it with your loved ones. Sa yung mga mahal niyo sa buhay, kahit yung kaaway niyo, isama niyo na rin, i-share niyo. So, when they hear this, they will be cut to the heart, sapagkat ang salita ng Diyos ay matalim. Kapatid, I ask you now, you know, share it with someone. Ipamanita mo na, kapatid. Ito po yung sinasabi na the light unto our path. Tayo po ay ilaw din eh. Tayo na din yung, kasi nung tinanggap natin si Jesus, tayo po mismo ilaw na. Ang buhay po natin ay ilaw na. Gaano po kahirap yan? Gaano kahirap? Super dali. I remember this, the biography of Charles Haddon Spurgeon. I don't know if you, I'm sure a lot of you knows this man. He's the Prince of Preacher in late 19th century. Magaling po siya, and it's one of yung talagang pinaglaanan ko ng panahon ng pagbabasa kanyang mga works. And you know, in his let me just share and then I will end with this. No? Alam niyo po ba kung paano siya na born again? One verse lang po. Kapag born again sa kanya. Yung Isaiah chapter 45 verse 22. Ang sabi po doon, look to me and be saved, all you ends of the earth. Ang nangyari po kasi, taga-UK po yan, no? Yung si Charles Spurgeon. He's the Prince of Preacher. Ibig sabihin, magaling po talagang preacher yan. And he was still young during that time. Hindi pa po siya preacher, hindi pa po siya pastor. And papunta po siya sa church. And matindi po yung snow. There was snowstorm. So he just went to a nearby church then. He just went there. And pagpasok niya po, wala po yung pastor. Wala yung pastor because it was snowing heavily. And so ang nangyari, somebody in the crowd was asked to share the word of God doon po sa unahan. And this man was not a pastor. He was an ordinary man. Let me just say that. He was just an ordinary man. He might be a tailor or carpenter. And hindi naman po siya nakapag-aral, I'm sure, because
of his the way he, you know, alam mo yung tao, when you look at the person, you know already, you know, sometimes we judge a person by their looks, no? So this man appears to be hindi siya educated. Yeah. Let me put it that way. And then so stand at the pulpit, this man, and had Spurgeon was at the end of the the rows of chairs, and ang shiner po nitong sharer, kasi hindi naman pastor eh, no? Ang verse niya nga po, itong verse na ito, Isaiah 45:22. So, ang sabi po no, ano, hindi niya nga po masyadong mabasa yung verse because, as I said, hindi siya educated. So sabi niya, look to me and be saved, all you ends of the earth. But when he started talking about this verse, doon po na ano eh, parang nabagbag ang damdamin ni Spurgeon. Alam mo po kasi ang sabi niya, tingnan niyo po ha, this is a very simple verse. Sabi niya, tingnan niyo po, look, the verse says, look to me. You don't have to lift a finger. You don't have to even stand. This man said, you don't have to do anything. Just look. Even a child can look, an old man can look. All you have to do is look to me. Look to me. Sabi niya ni Spurgeon, talagang, alam mo yon, it came to him that the way to be saved, kasi sabi niya sa Isaiah 45:22 eh, just look upon Jesus and be saved. How simple it is to be saved. Look to Jesus. Look to me. Look to Jesus. And be saved. This is what, how Charles Haddon Spurgeon was saying. And I encourage you, brothers and sisters, look unto Jesus. Look unto His Word. Look unto what He has done for you. Look unto the cross. Look unto Him. When you feel alone, diba? In these days, mararamdaman mo na parang there's full of uncertainties. Hindi mo na alam kung anong mangyayari. Kung trabaho, bukas, wala na. You don't know. But God has made a promise to us. And His Word will never fail. His Word is the lamp unto our feet and the light unto our path. His words, kapatid, is our promise. Pangako ng Diyos yan. And His promises never fail. Hindi nagbabago, mangyayari at magaganap ang pangako ng Diyos. Sa bawat problema mo, kapatid, mayroong pangako ang Diyos. May word na panghawakan, na pwede mong panghawakan. May word para dyan ang Diyos. Kung ikaw ay nag-worry, sabi ng Lord, do not worry. Cast your anxiety upon me. Di ba? Hamawak ka lang, abide in His word, abide in Him. Look unto Him, kapatid, and you will be saved. Whatever situations that you are in, look unto Jesus and you will be saved. Ililigtas ka niya. For His words, kapatid, heaven and earth will fail, but His words will remain. Mawawala ang lahat, kapatid, pero ang salita niya, mangyayari at hindi babalik sa kanya, empty-handed. Ang kanyang salita, it will fulfill its purpose sa buhay mo, kapatid. Hallelujah. Yes, that's our Lord. He is the lamp unto our feet and the light unto our path.
Hold on. Your miracle, kapatid, is coming. Your miracle. Because God says so. God says so. Diba? May pangako ang Diyos. Jeremiah 29:11. Diba? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Yung po yung nakakalimutan natin palagi when we say this promise. Hindi po pangako ng ibang, ng kung sinong tao yan. Pangako ng Diyos. Sabi niya, declares the Lord. Diba? Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. That's His word. That's His word. And His word is true. His word is true, kapatid. Panghawakan mo ang bawat pangako niya. No? May pangangailangan ka, He will supply. He will provide. My God shall supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Philippians 4:19, di ba? Kailangan mo ng kalakasan. Parang hindi mo kaya. Kapatid, no? You can do all things through Christ who gives you strength. Bibigyan kanya ng kalakasan. Amen po ba? There is a word of God for every situation that you are in right now. All you have to do is believe in those promises. That word is the lamp unto our feet and the light unto our path. Bibigyan niya ng daan, kapatid. He will make a way because He is way maker, miracle worker, promise keeper. Diba? Light in the darkness. That is our God. Amen? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let us pray. Let us pray. I encourage you to pray right now. Close your eyes and feel the presence of the Lord in our midst right now. Kapatid, kasama mo ang Diyos. Naandyan siya sa tabi mo right now. He is beside you right now. He wants to embrace you. Gusto ka niyang yakapin, kapatid. Ano man yung iyong pinagdadaanan ngayon, kapatid, just say it to the Lord. Sabihin mo sa kanya, Jeremiah 33:3, sinabi niya, di ba? Jeremiah 33:3. Tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na hindi mo pa nakikita. Kapatid, tawag. Tawagin mo siya. He is there with you. Yes, Lord. Salamat po, O Diyos, sa gabi pong ito, Lord. Alam namin, Lord, that You will never leave us nor forsake us, O God. Hallelujah. Salamat po, O Diyos, sa pagyakap mo. Right now, kapatid, experience the embrace of the Lord, ang pagyakap ng Diyos sa iyo ngayon. Anuman, kapatid, anuman yung iyong pinagdadaanan, God is with you. God is with you. He is beside you right now, holding on to your hand. Hawak-hawak niya ang iyong mga kamay. Pray. Sige, ipag-pray mo. Ipag-pray mo sa kanya. Sabihin mo sa kanya. Isumbong mo. Sige, si mayroong nang api sa iyo kanina o nagdaang araw, sige, sumbong mo. Sumbong mo sa Lord. Sabihin mo, Lord, yung boss ko, pinahihirapan ako sa trabaho. Pero Lord, patuloy pa rin akong sasamba sa iyo. Sabi mo sa iyong salita, Lord, kahit pa sino yung aming pinagtatrabahuhan dito, we will treat them katulad ng ano, just na katulad na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Father God. Yes, Lord. You are listening right now, Lord. At wala, Lord, nothing, Lord, can separate us from Your love. Yes, oh God. Lord, You hear even the whispers of the heart of Your people, Lord, of Your children. Alam mo, Lord, nakikinig ka. Alam na alam mo, even yung maliit, Lord, yung mga maliit na daing namin, mahinang daing namin, Lord, you know those things, Lord. You hear even the heartbreak of our hearts, oh God. Alam na alam mo, Lord, iniipon mo sa bote, Lord, yung aming mga luha, Lord.
And there will come a time that there will be no more tears. Lord, wala na. Wala nang luha, Lord. Sabagat papunasan mo lahat ng ito, Lord. Papawiin mo ang lumbay sa amin. O God, salamat po, Lord, sa iyong pagsama sa bawat isa. I pray, Father God, for deliverance. Lord, sino man ang mayroong dinaramdam ngayon sa pangalan ng Panginoong Jesus, niyayakap ka niya. The comfort of the Lord is upon you right now in Jesus' name. Hallelujah. 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 In Jesus' name, no weapons of the enemy shall prosper in your life. In Jesus' mighty name, I command the angels of the Lord to arrest all these demons that is causing sickness in the life of your God's children. Arrest all these demons, or arrest all these spirits, and throw them in the bottomless pit in Jesus' mighty name. Hallelujah. Ano man sakit at karamdaman inilalagay ng kaaway sa buhay po ng bawat isa, sa katawan ng bawat isa, ang sa pangalan ng Panginoong Jesus, tinutunaw kita in Jesus' mighty name. Ano mang sakit, ano mang virus, in Jesus' mighty name, tinutunaw kita sa pangalan ng Panginoong Jesus. I declare right now by the blood of Jesus, you are covered by the blood of Jesus. Covered by the blood of Jesus. Sino mang nanonood ng mga salitang ito, ikaw, kapatid, ay covered by the blood of Jesus right now in Jesus' mighty, mighty name. Hallelujah. I declare, Father God, hallelujah, sa buhay po ng bawat isa, ang provision mo, Lord, sino man sa gabi pong ito ang nangangailangan ng trabaho, Lord, right now, you are opening the windows of heaven to pour out opportunities sa buhay po ng bawat isa in Jesus' mighty name. Hallelujah. I declare even favor, Lord, promotion. Lord, it is impossible in sa aming perspektibo, pero sa iyo, Lord, walang imposible. In Jesus' mighty name, sino mo po, Lord, ang nananalangin ng pabor ngayon sa kanyang trabaho, sa kanyang relasyon, sa kanyang asawa, sa kanyang anak? Right now, Lord, ikaw, Lord, ang kumikilos sa buhay po ng bawat isa. Ikaw ang nag-aayos ng relasyon, Lord. Hinihipo mo po ang puso ng bawat isa upang, Lord, nilalagay mo ang pagmamahal sa puso ng bawat isa in Jesus' mighty name. Hallelujah. I declare, Father God, restored relationship right now in Jesus' name. In Jesus' name, you will strengthen our paths, O God, upang, Lord, makasunod kami sa iyo. Salamat po, O Diyos. I declare, Father God, inner healing and deliverance doon sa mga tao na nangangailangan ng kapatawaran. You are forgiven by the blood of Jesus, by the sacrifice of Jesus. By His stripes, kapatid, you are healed. Inner healing and deliverance. Flow right now in Jesus' name. Tinatanggal ko, sa binubunot ko ang curse na inilagay ng kaaway sa buhay mo, sa even sa generation mo, sa henerasyon mo, in Jesus' name. Ang spirito ng idolatry, ang curse ng idolatry sa buhay mo, curse na inilagay ng kaaway through panghuhula o through horoscope, tinatanggol ko, binubunot ko ngayon sa pangalan ng Panginoong Jesus. Hallelujah. Inner healing and deliverance ay dinideklara ko sa buhay mo right now in Jesus' mighty name. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' mighty name, anumang curse na inilagay ng kaaway because of your galit of unforgiving heart, binubunot ko ngayon sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ikaw ay malaya na. Malaya ka na, kapatid. Malaya ka na. You are free. For Jesus has set you free. For Jesus has set you free. He has paid it all. Kapatid, He has paid it all. Sa lahat ng iyong kasalanan ay binayaran ng lahat. Even ng iyong mga ninuno. Right now, kaya ikaw ay nanonood ngayon. Kaya ikaw ay nanonood ngayon sa programang ito, sa JA1 Musapa, sapagkat gusto kong palayain ng Diyos. Ang salita niya ang magpapalaya sa iyo ngayon. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ikaw ay malaya na sa anumang sumpa, sa anumang kasalanan, sa anumang bisyo. In Jesus' mighty name, anumang bisyo ang umaalipin sa iyo, espiritu ng sigarilyo o alak, right now you are free. In Jesus' mighty name, if you are
enslaved by pornography, right now, pinalalaya ka ng Diyos. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, God is freeing you right now and delivering you from the spirit of pornography. In Jesus' mighty name, malaya ka na. Hallelujah. Binubunot ko sa iyong buhay ang espiritu ng pornography, lust, addiction, sa anumang substance, sa paglalaro ng anumang game, Mobile Legends o ano pa man yan, binubunot ko sa pangalan ng Panginoong Jesus, you are free because Jesus has set you free. Hallelujah. Ang pangalan ni Jesus is greater than any other name, for His name is Jesus. Malaya ka na, kapatid. Hallelujah. In Jesus' mighty name. Tanggapin mo. Tanggapin mo. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Salamat po sa pagpapagaling mo. Pagdi-deliver sa amin sa anong bisyo, sa anong addiction na nag-aalipin sa amin, nag-o-occupy sa aming mga oras, Lord. Salamat po, O Diyos. Hallelujah. Patuloy mo po, Lord, na ibigay, Lord, lagyan sila ng salita, Lord, sa puso nila, ng iyong salita, Lord, that this word will be the light unto their path, O God, that this word will guide them, and this word will manifest, Lord, sa buhay po ng bawat isa. Makikita, Lord, ang salita mo ay buhay sa bawat, Lord, puso, bawat nilalang na iyong binago ng iyong salita, O God. Hallelujah, hallelujah. You are free. You are free indeed. If Jesus set you free, you are free indeed. In Jesus' mighty name, ang salita ng Diyos ay hindi mawawala ng kabuluhan sa buhay mo, kapatid. It will come to pass, mangyayari sa buhay mo ang kanyang mga pangako. Whatever we declare, anuman yung diniklara namin ngayong gabi, it is sealed by the blood of Jesus. Sealed by the blood of Jesus, and we declare right now in Jesus' mighty name that we are free, we are delivered, we are overcomers, and we are victorious in Jesus' mighty name. We thank you, Father God. Hallelujah. Marami pong salamat. We give you, Lord, all the glory, honor, praises, adoration, and thanksgiving in Jesus' mighty name. Everybody says, amen. Amen and amen. Hallelujah. 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 Sige po. Salamat po sa mga kasama natin na nanood ngayong gabi. Kay Edita Rubuho, kay Catherine Sarceda del Rosario, at sino pa? Da Roda. Ganda ng pangalan, ha? Sino pa? Dario Aquino. Good evening po. Smile O Krisima Machuca. Hallelujah. Manilin Bundok Andales. Jensky Gandas. Nadas. How do you say that? I don't know. Julius Smile. Ayun. Let's smile. And Pastor Gio Smilio. Girly Silva Lankay. Let me just mention some names. Para naman ma-shout out lang dito sa ating mga kapatid na nanood, at I'm sure they will also share this. Pastor Vince Jr. Dinglasan, yon. Gio Diaz Garcia, good evening po. Hallelujah. Yon. Hallelujah. Yon. At hanggang dito na lang po. Salamat po sa pag-iimbita sa inyong lingkod. It is really a pleasure, a privilege for me to speak to you at mag-share ng kabutihan ng Diyos. Again, this is Pastor Owen Idio, at good night everyone. God bless po.